Mga kapatid, natuhayan natin sa Ebanghelyo ang Panginoon Jesus appointed 72 other disciples. Isa po sa challenge ng mga nagpapari sa kasalukuyang panahon ay ang financial obligation sa seminaryo. Kung ako po mismo ay nabuhay sa kasalukuyan at ngayon pa lang ako nagpapari, siguro ako'y na-discourage na din na ituloy ang aking pagpapari. Sa mahal ng babayarin sa seminaryo, mas pipiliin ko pa na mag-aral na lang sa regular school at kumuha ng kurso at makapagtapos at makapaghanap buhay upang mabuhay dito sa mundo. Wala naman pong magawa sapagkat kailangan din naman po na magbayad ng mga seminarista para naman mabuhay ang seminaryo. Kailangan din nilang kumain. Kailangan din nilang magbayad ng kuryente. Kailangan din nilang bumili ng bigas, ng maiuulam, gumamit ng tubig upang mabuhay ng marangal kahit papaano sa loob ng seminaryo. Sa araw-araw, sa loob ng taon ng paghuhubog sa seminaryo. Salamat sa mga may mabubuting kalooban na tumutulong sa mga seminarista, sa mga benefactors and friends ng seminaryo, tumutulong at nagtataguyod ng bukasyon sa pagpapari. Kami naman bilang mga tagapaghubog sa seminaryo ay magsisikap na tiyakin na ang mga seminarista ay mahubog na mabuting mga pari sa kinabukasan. Upang sa gayon, sa tamang panahon, kanilang tutupdin ang misyon na itinakda ng Panginoon. Katulad ng kanyang pagsusugo sa 72 disipulo na binigyan niya ng kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit, gayon din upang magdala ng kapayapaan sa mga tao at ituro na malapit nang maghari ang Diyos sa kanilang buhay. Sa tingin ko, di na masyadong popular ang bukasyon sa pagpapari sa mga panahong ito. Sapagkat sino nga ba naman ang gugustuhin na mamuhay ng solo sa buhay? Mas masarap ang may kasama sa buhay, katulad ng mga mag-asawa. Bilang isang pari, naglilingkod ka na sa simbahan, hindi pa din mawawala ang mga bashers o ang mga magsasabi ng mga kapalpakan ng isang pari. Di naman nakikita ang napakaraming mabubuting nagawa ng isang pari sa simbahang kanyang pinaglilingkuran. Alalaong bagay, magkamali ang isang pari ay sira na ang kanyang pangalan. Kawawa naman po ang pari, kaya ito'y mahirap din po sa kanilang parte. Sa awa at grasya ng Diyos naririyan at meron pa rin mga may gininto ang puso na tumutulong sa mga nagpapari o sa mga seminarista na tumutugon sa tawag ng Diyos. At naririyan din ang grasya at awa ng Diyos. Tulungan ang mga pari, ang kanyang mga lingkod na maging tapat na lingkod ng Diyos sa kanyang simbahan. Tunay na iba ang pagpapari. Vocation to the priesthood is a gratuitous gift of God given only to a few. Totoo din ang sinasabi ng many are called but few are chosen. Mahirap magpari pero kailangan pa din ng maraming mabuting pari sa simbahan upang maglingkod at hindi upang paglingkuran, upang magbigay ng pag-asa sa kabila ng mga kabiguan, upang magbigay ng lunas sa mga sakit at karamdaman ng mga tao, spiritual man o physical. Kaya mga kapatid, manalangin tayo upang dumami pa din ang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Amen.